Salamat na sa sandaling panahon. Naramdaman ko kung paano maging ina. Alam mo, hanga talaga ako sa'yo. Alam kong pinagdaanan mo. Dahil pinagdaanan ko din yun noon. Ano kayang pinagdaanan niya? Sana hindi mo na lang ako inisip kasi ako yung nawalan dito. Traitor ka! Mula ngayon, huwag mo na akong kakausapin! Meron pa rin naman kaming baby. Maganda. Cute. Matalino. Kasi alam mo, matalino din ako nung nag-aaral ako. Ikaw yun eh. Alam mo, ikaw ang naging isang anak namin ng ninang mo. You are forever my panganay. Parang may something dyan kay Tita Giselle. Oo nga anak eh. Hindi naman kaya may anak na si Giselle. Basta anak, talasa mo yung tenga mo, ha? Ito, Cromwell. Pakibigay na lang kay Josa, ha? Ito, oh. Bilo-bilo ni Chang Susan. At saka ito, yung mga prutas din para sa kanya. Para sa inyo yan. Ikaw naman, nagabala ka pa. Pero okay lang ba na ako na lang ang kakain ito? Hindi kasi kahapon, nagluto si Chang Susan ng turon. Hindi niya kinain. Tapos nagkulong lang siya buong araw sa kwarto. Ganun ba? Oo. Ako, eh. Cromwell, bahala ka na muna sa kaibigan ko, ha? Patawanin mo na lang ng patawanin. Hindi nga matawa, eh. Kahit anong gawin ko, eh. Hindi kasi masama pa rin yung loob niya dahil doon sa bata, eh. Dapat siguro, ilabas mo na lang kaya siya. Para sa ganun, eh, kasagap naman siya ng sariwang hangin. Pwede rin. Oo, tama, okay din. Pero, iseset up ko kayo para magkaayos na rin kayo. Ha? Okay lang? Ganito, Lynette. Aalis na ako, ha? Kasi baka mamaya lumabas ng kwarto yon, hanapin ako. Tsaka, magagalit yung pag alam niyang galing ako dito. Okay lang? Oo, sige. Una na ako, ha? Uy, salamat ulit, ha? Bigay mo na lang yan, ha? Ah, oh, sige. Thank you. Okay. Yung kape, hindi ko na inubos. Ay, hindi na. Sige, okay. Labidabs. Date naman tayo bukas, oh. Ano? Di? Oo. Oh, bakit hindi? Eh, ang tagal na rin natin hindi nagde-date eh. Tsaka, kesa naman nagmumukmuka dyan sa loob ng bahay, wala kang kinakausap. Yun na. No. Sige na nga. Para kahit papano, gumaang yung loob ko. Oo, kalimutan mo na yung mga nangyari. Mabigat lang sa dibdib yan, eh. Sandali lang, ha? Hi! Labidabs! I'm Oink Oink! Ano yan? Eh, bigay ko sa yan. Meet Oink Oink. Hi, Oink Oink! Eh, pag wala ako, kailangan mo lang kausap. Yan, mapapangiti ka niyan. Hmm. Tsaka ano yan, mabait siya. Hindi pala answer. Ganda? Cute. Cute ba? Hmm. Siyempre, maganda panlaso. Ano, picture tayo. Selfie. Waki nga, wa. Talaga, Cromwell? Pumayag si Josa? Oo naman. Matatanggihan ba ako nun? Eh, sandali. Alam ba ni Josa na kasama ako? Siyempre, hindi. Hindi ko pwedeng sabihin na kasama ka sa date namin.
Mukha kasing ano eh, bad trip pa rin sa'yo. Ako? Talagang masama pa rin ang loob sa akin ni Diyos, ah. Maintindihin yun. Alam mo naman yung labidabs ko eh, ah. Pag nagkita na kayo nun, ah, lalambot din ang puso nun. Matatanggihan ka ba nun? Tatawagin ka na ulit ng ano, Lynette! Oo, di. Alam mo, miss ko na talaga si Diyosa. Miss ko na yung kwentuhan namin, mga tawanan namin. Mamaya, ako malilibre dun sa date natin, ha? Talaga? Oo. Eh kasi, sweldo ko ngayon. Kaya, ako na malilibre. Alam mo, Lynette, mukhang paldong-paldo ka. Gusto mo, ngayon pa lang, umpisa mo na yung panlilibre sa akin. Oo ba? Ikaw pa ba? Kala mo ba, eh, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa amin noon ni Annalyn. Tatandaan mo yun, yung kinuha ni Annalyn yung sukli mo para lang maibili ako ng gamot. Tapos, imbis na pakulong mo kami, binigyan mo pa kami ng pera para lang maibili ako ni Annalyn ng gamot. Huwag ka na magalala. Hindi ko pakukulong yan. Hindi na rin kita sisingili sa mga kinuha mo. Talaga po. Maraming salamat po. Salamat po, Mano. Magkano bang kailangan nyo lahat-lahat para dyan sa gamot na yan? Mga 7K daw po. 7K? Alam mo, buti na lang malambot ang puso ko sa mga bata eh. Sige, okay na yan. Sagot ko na yan. Talaga po! Maraming salamat po! Maraming pong salamat, Manong. Salamat po talaga. Mahala po pala kayo sa gano. Pero mabait po pala kayo. Gusto ko po pala ang kasabihan, don't judge the book by its cover. Makakalimutan. Nako, wala yun. Small things yun. Hindi, alam mo, Lynette, nakita ko naman na ano eh. Hindi kayo masamang tao. Yeah, ika nga eh. Biktima lang kayo ng pagkakataon. Alam mo, tama talaga si Annalyn. Don't judge a book by its cover. Kasi alam mo, mabait naman talaga yung panloob mo eh. Yung panlabas mo, ano eh, teka, parang... Wala naman yata sinabing ganun si Annalyn, oh. Wala ba? Wala. And then, o nga, wala nga, walang sinabi si Annalyn. Oo, di ba? Wala nga. Hindi, pero alam mo, Cromwell, maraming salamat talaga. Kasi sa lahat ng pinagdaanan namin ni Annalyn, naniniwala ako na meron talagang pinapadala ang Diyos ng mga anghel dito sa lupa. Unang-una na si Diyosa, pangalawa si Michael, ikaw yung pangatlo. Kaya maraming salamat talaga. Sarap naman pakinggan na angel ako. Pero alam mo, basta tandaan mo to, Lynette, kahit na anong mangyari, tutulong ako, susuporta ako kayo, mamahalin ko kayong mag-ina, ha? Pexman, cross my heart, mamatay man ako. Ay, ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan! Ako, tama na nga yan. Alika na, bubalik na tayo doon sa loob. Alika na. Cromwell. Lynette, parang may mali ah. Bakit? Panulak ka agad to eh. Nasaan yung itutulak? Eh, mamaya na lang pagkasama na natin si Diyosa. Eh, paano yung ngayon? Ayan, panulak. Yan na muna. Para sa ganun, hindi ka muna mabusog. Sige, sige. Eh, kung kulang pa, eto pa oh. Walang kikilos lang masama. Hold up to! Baba! Baba! Brad,
utang na loob. May lakad pa kasi kami ng kumahari ko. Pagbabatiin ko pa sila ng misis ko. Baka naman pwedeng palampasin mo muna kami. Mukha ba akong nakikipagbiruan dito? Kala mo nakikipaglaro ako? Eh kung iputo ko kaya ito sa mukha mo, ha? Sir, sir. Relax, relax lang, papi. Isakin mo, baka sakaling pwede lang. Oh. Sir, sir, nagbibiro lang po itong kaibigan ko. Huwag niyo po siyang pansinin. Gagawin po namin kahit ano pong gusto ninyo. Ganyan dapat, masunurin. Ikaw, lahat ng benta mo ngayon, labas mo, lagay mo sa plastic. Lahat ng alaha, cellphone, labas! Chirin! Kalma, pogi lang ako. Uy, thank you. Bagay to sa akin, saktong-sakto. Ay, medyo malaki. Uy, anong salamat? Kala mo sa'yo to, no? Hindi. Para kanino yun? Kaninong Cromwell. Ah, kaninong Cromwell. Cute ba? Bakit? Ano meron birthday niya? Hindi. Eh, tagal ko na rin kasi siya hindi nareregaluhan. Eh, naisip ko, gusto kong pakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal, tsaka kung gaano ko siya na-appreciate. Alam mo ba si Ninong? Halos siya na rin yung nagpalaki sa akin eh. Tsaka di ba, yung iba, napaparamdam lang nila sa mga mahal nila sa buhay na binavalue nila yung mga mahal nila kapag wala na sila. Eh ako, gusto ko, habang buhay po sila, papakita ko sa kanila kung ano yung worth nila sa akin. Tama. Sayang na eh. Wala si tatay. Minsan, sobrang gustong-gusto ko siya i-hug and i-kiss, pero hindi ko magawa kasi wala siya. Kinamalungkot. Kung mag-alala, si Doc RJ, nagpapagaling lang yun dun sa Amerika. Bale, pag umukoy na siya, sa pag-uwi niya, pakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Paano mo siya binabali. Eh, sa ngayon, habang wala si tatay mo, diyan naman si Ninong Cromwell mo eh. Eh, tama yung ginagawa mo, Doc. Sinusurpresa mo siya. Pinapakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Habang nandito pa siya. Sakto. Mukhang masamang damo pa naman yung si Ninong Cromwell. Oh, ano masamang damo? Ang bait-bait yan ang Ninong Cromwell ko. Sa aming lahat sa bahay, siya yung peacemaker. Naisip ko nga kung talaga nagkaanak sila ni Ninang. Sure ako na mamahalin niya ng sobra-sobra. Yung as in devoted father siya. Nakajakpat talaga yung Ninang Diyosa mo. Sigurado ako, hindi na makakahanap yun ng parehas kay Ninong Cromwell. Kaya idol ko yun eh. Uy, teka mo. Tingin niya ako. Ay, kay Ninong Cromwell doon. Ninong Cromwell pogi. Bakit pogi din naman ako ah? Eh, mas pogi si Ninong. Hello, Annalyn. Oh, ha, anak. Uunahan na kita. Kung tumawag ka para pag-ayusin kami ng nanay mo, ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo na hindi pa ako ready na makipagkasundo sa nanay mo. Ninang, tungkol po kay Ninong Cromwell, kaya po ako napatawag. Bakit? Wala naman po. May nakita po kasi akong t-shirt na bagay po sa kanya. Ibibigay ko po sana mamaya, idadaan ko po dyan kung andyan po si Ninong. Ay, naku, Annalyn. Wala ang ninong mo. Magkikita nga kami ngayon sa labas eh. Kaya kung dadaan ka ngayon sa bahay, eh walang tao dito, nak. Sige po, mamayang gabi na lang po. Oh, may kailangan ka ba ba, Annalyn? Ninang, meron po ba akong pwedeng gawin para mapabilis po yung pagkawala po ng sama ng loob nyo kay nanay? Oh, di ba? Kakasabi ko lang sa'yo na wala pa talaga ako sa mood makipagbati dyan sa nanay mo. Pero Ninang, ginawa lang naman po ni nanay yun para... Annalyn, sa ngayon kasi hindi pa kita masasagot. Sa tagal ba naman ang pagkakaibigan namin ng nanay mo? Eh, hindi ko talaga matanggap na siya talagang tatraidor sa akin kasi buong buhay ko, ang alam ko, kakampi ko siya eh. Kaya, Annalyn, sige na, hayaan mo na muna kami ng nanay mo, ha? Pero Ninang, ginawa lang naman po ni nanay yun para... Alam ko naman, Annalyn, na kaya niya ako isinumbong kasi yun ang tama. Na ang hindi ko lang naman talaga matanggap ay yung isinumbong niya ako. Basta, Ninang, mahal na mahal ko po kayo.
At alam ko pong mahal na mahal din po kayo ni Nanay. Nak, oh, sige ha. Kung may kailangan ka pa, mamaya na lang tayong mag-usap. Mamayang gabi, nandito na kami sa bahay, ha? Oh, sige, mag-iingat ka, Nak. Okay po. Nang pumilos na masama. Ayan ang baril mo! Gago ka pala eh. Magpapakabayani ka, hindi ka handang mamatay? Tulungan mo ako. Parang awa nyo. Ayaw ko mamatay. Saan ka pupunta? Tutulungan ko siya. Huwag na. Matadamay ka pa eh. Well, kailangan natin siyang tulungan. Kung hindi, pwede siyang mamatay. Huwag na. Diinan mo lang siya. Ay! Ano ginagawa mo dyan, ha? Subukan magtulungan yan. Ikaw isusunod ko. Mahukong ka? Brad, wag. Linetrito ka na. Brad, wag. Easy lang. Sir, kapag hindi ho natin pinigilan yung sugat, eh mauubusan ho siya ng dugo. Pwede ho siyang mamatay. Wala akong pakialam. Balik doon. Linet! Sir, umamaw naman! Balik! Linet, dito! Kayo lahat! Gamit nyo! Labas nyo! Uy, Adlin, di pa rin ba kinakausap ng ninang mo si Tita Linet? Eh, malamang. Nasaktan talaga siya dahil dun sa baby. Hmm? Naintindihan ko naman yun. Eh, sana nga lang magkaayos sa sila ni Nanay. Kasi alam ko si Nanay nalulungkot yun kapag hindi niya nakakausap si Ninang eh. I'm sure. Huwagan ko nga si Nanay. Okay. Ang boss. Wait lang ah. Lagay mo dito yan. Nay? Oh, bakit Annalyn? Parang gulat na gulat ka doon. Ang weird ni Nanay eh. Sabi niya lang sa akin, mahal na mahal kita, mag-iingat ka palagi. Tapos inan niya na agad. Ba't hindi mo sinabi sa kanina nangyayari dito? Matulungan tayo. Ayoko kasi mag-alala si Annalyn eh. Sigurado ko kung pupunta yun dito kapag nalaman niya. Ayoko siyang mapahamak eh. Teteng. Tumawag sa inyo. Sino sa inyo tumawag sa polis? Kayo. Kayo tumawag sa polis. Diyos!
Chang, ganda-ganda mo naman! Wow. Chang, pasok kayo, Chang! Wow! Posturang-postura ka! Saan ba ang punta? Ako, Chang, magde-date kami ni Cromwell! Wow! Di ba parang napakaaga naman yata? Ay, naku, Chang, maaga pa ho talaga. Kaya naisip ko na magpapalit muna ako kasi baka isipin niya naman, atat na atat ako, di ba? Oh. Wow! Papahintay ka pa, ha? Baka iwan ka nun. Ako, Chang? Iiwan ni Cromwell? Nakaw! Eh, patay na patay ko sa akin yon. Talaga, confident ka na hindi ka iiwan, ha? Chang, kilala kita. Hindi ko naman kinuha yung bata dahil takot ako na iiwanan ako ni Cromwell. Eh, Chang, tanga lang talaga ako kaya ako nagawa yon. Kasi akala ko may kulang sa pagsasama namin eh. Pero sabi nga ni Cromwell, ako palang Chang! Sepet na! Sapat na! Kaya sigurado ako hindi niya ako iiwan. Oo nga. At saka, Chang, kahit kami lang naman dalawa ni Cromwell, eh, masaya na ho kaming dalawa. Happy na kami. Sa tingin ko naman talaga, kahit ganyan ang itsura mo, mukhang mahal ka naman talaga ni Cromwell. Ano ka ba, Chang? Nakakainis ka? Naku, makapag-retouch nga, Chang. Para maganda ako. Para presyo ko lang. Eh, baka naman nasa klase lang, kaya hindi makapagsalita masyado. Hindi eh. Kanina pa dapat tapos yung klase niya. Tapos, bumubulong pa siya. Bumubulong? Baka naman nasisinahan. Sinahan? Oo, oh, yun. Ah, may date. Oh, baka nakipag-date lang yun. Ganda-ganda ni tita. Date? Hindi eh. Imposible may kadate si nanay. Ay, ayun. Teka muna. Paano ba kayo nagkakilala ni Cromwell? Alam mo kasi, yung love story nyo, absent ako dyan eh. Nung umalis ako, single na single ka. Ay, pagbalik ko, may jowa ka na at dead's the dead sa'yo. Tumayo ka dyan. Tayo! Punta dito! Ikaw, tayo! Tayo! Punta dun sa kabila! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Eto na nga po, Chang. Alam mo ba, Chang? Dati, para kaming aso't pusa. Walang humpay talaga yung asara namin sa isa't isa, Chang. Grabe siya, Chang. Tapos noon, ang akala ko pa, si Lynette ang gusto. Akala ko, Tisay ang gusto. Yung pala, Chang, mas Tisay ang gusto. Ako ang gusto, Chang. In love na in love sa akin, Chang. Dito! Tayo! Tayo! Kailangan ko ng panangga! Eh, ikaw, in love ka na rin sa kanya noon. Siyempre, conservative ako, no? Dalagang Pilipina to, Chang. Pinahirapan ko siya ng bonggang-bongga, Chang. Ano ba? Tumakas ka nga! Gano'ng katagal mo naman siya binitin-bitin? Chang! Matagal. Isang linggo. Hindi daw ka sa akin, eh! Tumakas ka na! Send my friendship and do is that cranial CT scan and notify OR and anesthesia for stat wound debridement and possible removal of the foreign body and control of bleeders now! Yung nangyayari sa'yo, that's the reason kaya hindi advisable for us surgeons to operate on our loved ones. Sabihin na natin yung tatay mong nakahiga dun sa OR. Or si Moira. Kaya mo bang operahan ng mga parents mo? Of course. I saw that pause there, Zoe. You can't fool me. So hindi mo rin kaya.
Doc! Doc, please, gawin na